Si Haze dead, Silvana. Si Haze. Actually, ginagawa rin yan. It's sort of like a pseudo-tank din kasi. Pero I may say this gonna be a magic type. Or pwede rin to yung support emblem eh. Oo, pili ko magic type. Oo. Saka yung, ano, yung strangling, spiral strangling, ang sakit kasi nun eh. Akala mo mapapatay mo na yung, oo, yung parang, Silvana. Parang kang kinikiliti. Oo. Left, right. Ganun na nangyayari. Pero ako, Kuya Rob Luna, alam mo, supportado ako Omega dito, pero basing on the lineup, tingin ko, pag umabot ng 12 minutes, pag hindi umabot ng 13 minutes, game 3. Ang ibig ko sabihin, kapag lagpas 13 minutes, panalo Omega. Oh. Pag hindi umabot 13 minutes, game 3. So, ang sinasabi mo rito, Manjin, is pagka na-prolong dito ng Omega, they have a higher... well, given kasi, na-scaling yung mga heroes nila rito. They do have two marksmen dito. Pero kasi, ang nagbigay ng hirap dito for the side ng... at least ng Todak is yung Tigreal eh. Kumbaga, pagka nakahuli sa... Yung huli factor kasi dito yung magiging ano eh. Magiging problema, no? Oo. Pero hindi ko masyado nagustuhan yung Tigreal though. Mm-hmm. Feeling ko akay na lang sana. Pero nangyari na eh. Ito na. Feeling ko kasi ang setup lang dito for the Tigreal was just to soak up damage coming from the Marksman. The Marksman eh, no? Yung ano dito, yung Harley dito ni Chico ang kailangan tignan sa camera. Mm-hmm. Kung paano gagalamayin to ng Omega. Here comes Heat with the early ejector. Tatapakan niya lang ata yung traps dito. Pero hindi niya na magagawa dahil na nangyari na. Natapakan na. Tignan natin kung kaya niya bang gawin yung ginagawa niya kanina. Let's see. He will pop the ejector shield. And Chani lang ang gagawin dito ni Mr. Heat. Meanwhile, support ka agad si Ajizi at si Haze. The Triple H is still in the mid. Hindi na rin sinubukan ni Heat eh. Kasi yun nga talaga eh. Kailangan mo lang talagang dikitan yung purple ba. Pero medyo malalim si Four Maze dito ah. So, now, ngayon, ang pinaka ano natin dito is yung early game talaga ng Todak. Medyo maganda yung aggression nila rito pero delikado si Iwan. Ay, grabe no, sumasama ka agad yung gold laner ng ano, Omega, si Cortese. Gera ka agad. Well, magigets mo, nagigera ka agad eh. Kasi naka-ano si Cortese eh, naka-weakness finder. Kapag yan yung ano mo, kapag yan yung talent mo kasi bilang marksman ko eh, Rob. Gera ang gusto mo eh. Pero ito, speaking of gera, Yelly Haze. With the strangling defensive movements, was able to survive the potential death. Yun talaga yun eh, no? Yung panligtas sa Silvana. Muntikan siya doon, ha? Pero, yeah, I like it in terms of the damage dito. So, yung early lang naman dito ng Omega, yung medyo magiging tricky talaga. Kailangan lang nilang i-sustain. Pero once mag-hit naman dito ng level 4 si Hadjis, tingin ko sasabay. Sasabay sila rito. Kasi ang ganda rin naman ang combination dito ng isang Johet and as well with the Silvana. And ang magiging purpose lang naman, Silvana is gonna stay on the mid lane. And ang iikot lang talaga dito is Heat. Providing assistance sa mga side laners nila. Ang mahirap dito, Kuya Rob Luna, sa tingin ko kasi, ano eh, hindi ka agad makakuha ng initiation nitong Omega na kay Kuya Haze ang bola. But there you go, another arrow. Wala silang pang counter dito eh. But Siko is falling low. Hajizi was able to get him. Na-shutdown dito, main jungler ng Todak as Yelly Haze and company trying their best. Nakapatay si Kurt! Oh my God, Kurt! Getting the Benedetta in the bottom side. Ano yun, Kuya Rob? Oh my. Hindi natin in-expect yun kasi given na yung Benedetta ang hirap niyang mahuli. Pero maganda yung ano ha, yung exchange dito for Omega Esports. Nakuha nila yung jungler, nakuha pa nila yung Benedetta. And yeah, I may say, maganda yung exchange. That's a good start para sa isang lineup na malakas for the late game. Oo, kasi even though nawala si Haze, mm-hmm. He is the mid lane. Well, malaking kawalan yon. Pero the fact na nanalo si Kurt doon sa bottom side, ibig sabihin, yung gold ni Kurt, magdidire-diretso. Kasi yung pwede niya gawin doon, i-push ka agad para umabot yung cannon doon sa tore ng kalaban. Mawala yung cannon at hindi umabot yung Benedetta. At makukuha pa ni Kurt yung crab coin. Oo, yun yung pinag-uusapan natin kanina na heavy emphasis on the side lane. Na pagka nawala ka agad doon, ang laki difference doon sa kaharap mo doon eh. Oo. Diba parang kahit sabihin na natin isang siege minion lang yan, buffed unit, that's twice the XP or twice the gold. Well, definitely that's gold, that's on the gold lane ng 1-1. Yep. Ang mahirap dito, nag-level 4 na kagad dito si Cortese, given na hindi pa siya, hindi rin siya zone out eh, di ba? So, hindi siya sinasama nung Selena, mas nagpo-focus yung Todak dito kay Hajizi eh. Yun. Mas nagpo-focus sila sa fact na si Hajizi bawal makapag-farm. But again, the problem of Team Todak is that napita si Siko. Oo. So dalawa, a 2-for-1 exchange, like what you said,
lumamang ang Omega dun sa trade. Mm-hmm. Kasi mas maraming nakuha yung Omega, pwede pang gawin ng Omega dito, abangan yung next buff. Oo. Tapos kunin, kasi pabuhay pa lang si Siko eh. Yes, and I may say, for the side at least ng Todak, hindi nagiging maganda yung laro ni Moon. Kasi siya yung pinaka ano talaga eh. The only thing na nagme-make sense ngayon dito si Moon is yung nalish niya sa umpisa dito. Nag-level 4 nga agad si Chico. For problema, yung kumbaga, ang threat for the Harley is as pag-hit niya agad ng level 4. Kumbaga, kung ikaw gagamit ng Harley, gusto mo kagad maka-easy kill ka kagad eh sa mga squishy hero. Yeah, eh. Pagkakuha mo ng buff, ng blue at saka ng red, pag level 4 ka, pitas ka na kagad nun eh. Yes. Yun yung main mission mo. Wala ka ng ibang jungle na kukunin eh. Mm-hmm. Lalo na kung jungle ka eh. So, kailangan either level 4, dive ka kagad ng tore. Pagka-dive mo ng tore, kill kayo ng isa, kuha kayo ng energy shield. Kasi ang problem, namatay sila. Namatay sila. Yun yes. And I may say, malaking factor dito yung ano eh, yung Johed ni Hit eh. Kasi kahit yung sa ano, yung suporta niya doon kay Curtisis sa umpisa. Oo. Kaya one of the reason bakit hindi umaano kagad yung Benedetta. And nasabi mo rin kanina no, na si Curtisis sumasama agad kasi oo, hindi rin niya afford na magstay doon sa Golden by himself. Tagilid siya doon eh, pero magstay siya eh. Ngayon, dahil medyo nagkaroon siya ng konting advantage, nalamangan niya kagad doon yung Benedetta. I may say it, really game for gana Omega eh. Esports talagang oo, ano eh. At saka parang lugi, kung iisipin mo, lugi Benedetta sa 1-1 pa lang, Kuya Rob. Paano ko nasabi? Kasi yung Benedetta, di ba may mga slice and dicing siya? Oo. Pero yung 1-1 kasi, kaya niyang iwasan yung slice and dicing, makikita niya kasi saan mag-dash eh. Yes. So pwede siyang promatewalk eh. Sa Alecto, hindi, pwede mong ano, tama ka naman doon. Na pero tingnan natin, ewan ko, baka magaling lang talaga si Kurt, no? Mm-hmm. Pero si Chico, op, malalim dito si Hit. Malalim si Kuya Hit, pero vision lang, vision. Ang naging trade patay, doon, si it's gonna be the turtle. I guess uy, okay pa rin naman, pero laban pa rin dito, ha? Oh my ang God! Ang miembro ng Omega Esports. Laban talaga! Vengeance para kay Kenji dito. Let's see kung sobrang lalim pa nito. This is Vision. These are four heroes for the side of Todak to get Kenji and to get Heat. That is a good trade for Todak, I should say, Rob Luna. Natabla nila yung gold. But the main plan here for Omega is to create space for a GZ at saka kay Curtizy. Oo eh. Pero I may say, Manjin, hindi pa enough yung aggressiveness na pinakita nila. Pero it's a good start for the side of Todak. Ang nagiging ano ngayon dito for the side dito ng Todak squad is yung kanilang lapu. Ito yung kailangan bantayan dito ng Omega Esports kasi itong lapo na to, once it gets its sustainability sisto, and damage, sisto, itong dalawang marksman na to, mamomblema to. Even on late game, oo, masakit itong lapo-lapo para sa kanila. Yun talaga yung pinaka-main plan dito ng Todak eh, palakasin si Stu. Meanwhile, sa Omega naman, it's Curtizy and GZ. Nahihirapan ngayon ang Triple H kumuha ng mga tempo. Rob Luna, magre-reset ang game. Mm-hmm. Third turtle of the game. Level 6 na karamihan. We're now looking at the items right now, if ever. Doon magkakalaman sino lamang. Pero mukhang ito ang lamang. Omega with and an almost pick-off. Isa na lang! Oh! Nabitin pa nga, Kuya Rob. Nabuhay siya dahil dun sa regen. Nag-pop like 160 na HP. Yun yung reason ba't hindi siya pa napatay doon ni Hit. And Kenji still barely alive onto the top lane. Nakita mo yung damage. Lapo-lapo. Nako, Manjin. Nako, nalugi. Nalugi tayo bigla, Kuya Rob Luna. Indeed. Ang mahirap pa pala rito for the side of Omega Esports is that all their damage are physical. Ay, nako. So, pagka sinustain sila with physical death lang dito ng side ng Todak, baka kahit sabihin natin dalawa yung marksman, baka hindi maging enough yung damage. Tumatagilid ang vapor, mga kaibigan ng Pilipinas. Pero let's see, Kapit Pinas, as Heat, atakin siya ngayon dito ng Deadly Magic. That is a stun. Ewan na maiiwan dito. Curtizy lumalapit na lang. Pero magpuprock ba yung kanyang ultimate? Mukhang hindi na. Yatap si Curtizy dito. Nako po. Tagilid ang vapor. Heat, mga kaibigan Pulado. Siku with the purple buff. Pasok ngayon dito si Siku. As a team, Omega will just back away. Masyadong naging malalim ang Omega ng mga last few engagements, Rob Luna. Oo. Pinanish sila ng Todak dito. Napanish sila dito. Yung Sylvana rito, wala pa siyang enough na damage to be able to sustain nung kanyang HP. I'm not sure kung may concentration energy na siya. Pero nakita natin kanina doon, yung combination dito ni Iwan together with 4 Mace. Diba? Pag implosion, ang bilis no, yung AOE potential dito ng isang Benedetta, ramdam mo agad. Dama mo eh. Kasi pagka implosion mo, may setup ka agad. Ayun na nga. Aray!
Hindi nagpo-proc kasi yun yung mahirap sa 1-1 eh. Hindi ka makakagank talaga with the 1-1, Kuya Ruby. Given. Kasi ano eh, kailangan niya pang ma-stack yung mga putok-batok technique niya eh. Oo. Well, it's still a Benedetta. Talagang mahirap yun hulihin ng ang gamit ng napang crowd control is gonna be the ejector. Tas ang combination is yung normal attacks lang dito ng 1-1. Though, Omega Esports, in terms of gold, sila pa rin naman dito yung lamang. Gaya ng sabi mo kanina, if the 13-minute mark sumasabay yung Omega, they still can take it. Pero kasi ngayon, ako man, Jin, tinitignan ko rito yung Todak eh. Hindi na nga sila halos nagda-damage. Kumbaga, gusto nila, tatangkihin na lang nila. Depensa, bago opensa, yun ang mangyayari dito. Meanwhile, speaking of depensa, vengeance para kay Kenji dito. Oh, nadad si Kenji dito, mga kaibigan. Yung ultimate is 2. At eto na si Ewan. Siku, fade away. Op! Tinamaan ng stun, bitin na naman yung damage output ni Mr. Fundamental as a Omega will not get anybody. Nabuhay pa ang Todak dito, but can Todak defend this? Ewan papasok dito. Implosion is still online as a team. Todak will defend the tower in the top. Failed attempt para sa Pilipinas, Kuya Rob Luna. Nahihirapan silang i-penetrate dito yung ano, yung kunat dito ni Iwa. Not maku, not oo, maku. Yun siya lang mismo yung nagzo-zone out dito for the rest of Omega Esports. Ito kasi ang mahirap dito, Manjin. Hindi ma-fully utilize ni HGC ngayon yung kanyang YSS. Kasi given, hindi naman pwedeng panay long range lang ang gagawin mo pag YSS. Kailangan mo lumapit eh. Oo, gusto mong ipalo yung espada mo. Ito ang mahirap sa side ng Omega. Apat na pwede mong sabihin na melee din kasi si YSS eh. So parang apat na melee, di nila kagad mauli yung Harley. Naku po, eto pa, tignan natin, Moon. At ayun, Imperial Justice will connect to one. Pero mukhang ma-set up yun para sa side ng Todak. Pero naku, Haze now falling low. Haze will fall down. Free hit dito si Curtizzi. Tignan natin kung makapag-creepwalk pa siya. Ang inaatake nila ngayon ay si Stu. Curtizzi! Pwede, double yun naman pala, Kuya Rob. Ang ganda. Ang ganda nung emphasis nila doon on the side lane. Hit and as well dito si Curtizzi. Talaga nag-focus sila doon kay Stu. And that's one of the reason bakit na yun nakuha. And si Iwan din kasi, siya, kumbaga, pinansin na nila yung tanke. Kumbaga, hindi na pwede yung masyado mo kaming zone out. Labanan na natin. Hindi na pwede. Hindi na pwede yung kanina mo pa kami zone out. I like it. The discipline from Omega, Kuya Rob Luna. At kung titignan mo yung items natin dito, in a while, I really think na gana pa rin yung damage output ni HGC since hindi pa siya namamatay. But here comes Curtizzi. Will he pop the ultimate? Ayun na nga. Sinadya. Ay! Oy! Nabitin pa, Bobby! Kurt! Aegis! Saba! Oh! Where are you going? Clap, clap, clap! Curtizzi, mga kaibigan! Kinripukan, Manjin! Kinripukan sa mukha, kumbaga para siyang nagpaparampampam dun kanina eh! Oo! Sinahe ko niya eh! Iba yung bayo! Iba yung bayo, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam, sabi ni Kurt! 4-1 para kay Curtizzi! Bira ka makakita ng ganung 1-1, para yung umaharap na 1-1! Kasi yung iba doon, nakataas na yung kamay, wala na! Pero saktong-sakto, yung paggamit ng Aegis, yung pag-iwas doon, pumugak-pugak eh! Pumugak-pugak! At saka nakita mo yung proc ng Aegis, max ano yun, max shield ng Aegis yun! Exacto! Kasi the more damage na nawala sa'yo Saka hindi lang yun eh, hindi lang siya inabuhay, pero mamaya na yun dahil si Iwan na, Iwan sa gitna! Ang ganda pala ng setup, ayun na nga, pumugak! Rock, pumugak! Ay! Nandito na ngayon si Kuya Formes. Psycho lang para kay Curtizzi. Omega Esports now getting the tempo na gusto nila. Nabawi nila yung kalugian kanina, Kuya Rob. Oo, and I may say dito, Curtizzi and HGC doing their best ngayon on their side. Pero I may say, itong 1-1, ito ngayon yung nagiging sakit ng ulo ng Todak Squad. Ayan, alam mo, speaking of sakit ng ulo, masakit na ulo ni Siko eh. Mm-hmm. Nako, kailangan niya na tatawagin yung sex bomb, Kuya Rob. Oo. Dahil masakit na ang ulo niya. Nako po, si Formis na baliw na. Uy, na-shutdown dito, pero okay lang. That is, of course, ang ganda a nung counter sakto. Kill. Sakto lang. Nasaktuhan nila kasi doon yung eye for an eye. Naiwan doon sa may torre. Sige, Curtizzi, and that's gonna, a good kill, ha? Para sa side ng Todak. Kasi Curtizzi dito, talagang tuloy-tuloy na yung nagiging farm niya, eh. Totoo. Pero si Kenji, hindi natin pinapansin. Sabi natin, Stu ang last ng damage ng lapo-lapo. Pero in terms of sustainability, yung Thamos pa rin yung namamayagpag. Thamos talaga, ang gagawin lang kasi ng Thamos yan, Kuya Rob, ilalagay niya lang yung site niya, eh. At saka ano talaga to ni Kuya Kenji, kahit nakapikit si Kuya Kenji, kaya niya laruin yan. Kapiksado niya yung Thumbs eh. Mm-hmm. Pero eto ang nagiging dilema ng Todak, Bobby. Even though napitas nila si Curtizzi, sa tingin ko, may isa silang hindi nakikita. Ano yun? Ang nag-iisang KDA machine. Ay. Tignan mo ang kanyang KDA ngayon, Kuya Rob. 60% kill participation yan. Oo. Nasolve ko yan. 4-0-2. Tama ka naman. Kasi 10 yung kills nila with a 2 assist. Yeah. 60% ngayon.
More than 50 yun. Mm-hmm. Ibang klase si Kuya GC talaga, eh, no? Pag carry. Pero ang ano kasi, no? Pinag-uusapan natin si Chico kanina. Sabi natin siya yung pipick up sa mga marksman. Siya yung magdadala ng tempo sa early game. At hindi niya nagagampanan hindi yun. Hindi niya nagagawa, eh. Kasi sumasakit yung ulo niya, eh. Oo. Binabalagbag siya ni Nano, eh. Ni na GC. Ayan na nga. Op! Ayun pala yung setup, no? Imperial Justice Inn. Lumabas yung camera natin. Hajizi, kanina ka pa. Sabi dito ni 4Maze, Hajizi, mabubuhay ba siya? Hindi na. Pero kamuntikan pa si 4Maze dito. But 4Maze, Pulado, hindi tumama yung speed dito. But 4Maze will fall down. As he will figure out, this ejector being pop. That is the knock-up. Seiko with the cards. Kenji, naiwasan ang bisang arrow dito. Yung sights nandun pa rin. 4-on-3 situation is the game. Mid lane is the name. Todak, right now, going in. But that is the defense na meron. Ang side ng Omega, Todak will just go to the Lord. Can Omega get this? Can they contest, Kuya Rob? Pwede. Pwede nilang i-contesto. And they, kailangan nilang, hindi nila dapat ibigay ng madali ito. Kasi si HGC hindi aabot for the retry dito. And alaray ito ng Omega sa likod. Yelly Haze laban kay Moon. Alaray! Nako, baka Yelly Haze to. Sabi ni Haze, as the Lord is now 4K, 3K. Sino mga kalasin dito? Nako, nakuha ni Siko. Sumakit ang ulo mo. Pero ayun, kanina ka pa! Sabi ni Yelly Hayes, double kill para kay KDA Machine. Pero Team Todak will get the Lord. Pero mukhang hindi ata nila ito magagamit, Kuya Rob. Hindi nila yon magagamit. And pinilit na talaga nila yon, Manjin. Kasi kung hindi nila nakuha yung Lord doon, mabubuhay na doon sila, ha, GC. Yes, nakuha nila dito yung Lord, pero almost wipe out para sa side dito ng Todak. Pero this is still gonna be a reset, Manjin. Okay? So ang mayari dito, pantay pa rin yung laban natin. Late game tayo rito. Yung gold, magkadikit lang. Pero ito na. Yung sinasabi mo, 13-minute mark. Nako, lumagpas na, lumagpas na. Nasa Omega na ngayon ang bola. Ito na, Bobby. Team Omega. With, of course, the opportunity to get that 2-0. Ayun, one-on-one with the great one. Oh, ow, oy, ow, 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 ow. Shaking and bacon. Oh! Oh! You can't do that to me. You can't do that to me. Grabe iba ka na. Iba klase. Iba ka, essay. Nakita mo yung mga shaking and bacon na ginawa ni HGC doon? Grabe si HGC doon. Lugi, nalugi. Biruin mo, bihira ka makita ng Benedetta na malugi sa isang 1v1 situation. Nang pero, YSS. Kasi meron na yung skill ng Benedetta, may tinatawag na Iporan. Ayun, yung pari mechanic, eh. Mm-hmm. Pero yung biruin mo ginawa niya, JC, nung nagpari yung Benedetta, hindi niya inatake. Hindi. Sinay ko Melendez niya. Tinraceless-an niya lang. Kumbaga, iniwas-iwasan niya lang, eh. Oo. I may say, talagang top tier ngayon ang laro dito ng Omega. Nasa A-game sila rin sa ito, A-game. Kumbaga sa boxing, Kuya Rob Luna, nag-boxing sila dun, eh. Oo. Ang ginawa kasi ni, ano, nang ginawa dito ni 4Maze, lumep, jab, rumite, hook, at dinodge balls niya lahat, eh. Dinodge balls, sabay, dumi MC roll, eh. Tapos nag-slow-mo, ipo makanochi. Ay, pwede. Ganun yung ginawa, eh. Oo. Ibang klase, Kuya GZ. 7-1-3, Kuya Rob Luna. 10 kills in total lang na iambag. KDA machine talaga. KDA machine. Pero ito na. From that position, Manjin, lumamang agad ng 4,000 dito ang Omega Esports. And for Todak Squad, kinakabahan na sila dito ngayon. Kapado na yan. Kumbaga, yung early game potential nila, yung nawala. Momentum na nakuha nila, nawala na. Yung damage nila dito, nanggagaling na lang kay 4Maze. Si Stu, hindi na rin siya ganun nagmamatter. Si Chico rito, hindi niya mapuntahan yung likod, eh. Kasi masyadong maingat yung Omega Esports dito. Given yung ano yung mobility ng kanilang mga marksman, mahirap din talagang hulihin. Sabihin na nating ma-deadly magic mo sa likod. Hindi ka naman siguradong matatamaan mo ng mga baraha mo. Kayang iwasan yun, eh. Naku, Kuya Rob Luna, nag-fail dito yung execution ng Todak. Dapat talaga early game makuha nila yun, eh. Kasi yun talaga yung plano, eh. Get the arrows coming in. Na-Todak. Na-Todas yung Todak. Oo. Hindi pa naman. Mamaya pa Todasin. Masyado ka namang excited. Ito na. Kanina, 1v1. Sabi ni Kuya Kenji. Ay, yun lang ba kaya mo, Haji? Baka di mo kilala si Clutch Time. Clutch Time Kenji. Yan, eh. Op. Ay, nagtatago na sila, Kuya Rob. They know. No. Naku, nobody na. Will know. Takbuhan nobody na. Will know. Oh, takbuhan na. Dito na si Curtis. Ay!
Sino yung inatake dito? Wala, kalma lang, kalma. Sahay ko lang, sahay ko. Sahay ko lang, sahay ko lang. Ang ginagawa ngayon dito, Manjin ng Omega, if sinosobe na lang muna lahat ng mga minion wave on each respective lanes, that's most specifically yung top at yung gitna. Oo. Kasi ang susunod na teamfight talaga natin dito is once lumabas yung level 2 na Lord. Eto na, 17 seconds. Actually, yung ginagawa rin ng Omega, tama ka dito, iniintay nila. Eto yung lugi, yung Todak. Mm. Yung Mountain Shakirino. Kasi kita agad yung kanilang mga pwesto. Nalalaman. Kahit na alam mo, sabihin mong ninerf yung cooldown ng Mountain Shakirino, ganun pa din yung ginagawa eh. Oo. Kita ka pa rin eh. Saka ano ha, kung kanina, yung napipitas-pitas nila si Elias, etong pagdating dito sa late, yung nagiging talagang utility na yung kanyang ano, role, nahihirapan eh. Nahihirapan na. Yung mga mili dito ng side ng Todak, nakikiliti sila eh. Oo. Sabi pa naman nila, wag dyan. Wag dyan. Yun ang nangyayari eh. Oo nga. Yung sabi nila, wag, kanina masakit yung ulo nila. Tapos oh, ngayon, sabi wag nila, dyan. Wag dyan. Wag dyan. May oo. Kiliti ako dyan. Dyan. Kinikiliti sila ni Elise. Pinapasakit ang ulo. Mm-hmm. Nako. 10-15, oh, Kuya Rob, 20 minutes na. Ang timing natin kanina, 13 minutes lang. Oo. Sobra-sobra na to sa 13 minutes. Probably the longest game so far of MLBB World Championships. And Omega, they're baiting out Todak. Binibait nila oh. Ngayon ang Todak na lumabas sa mga lugar. Pero sisto dito, ha, medyo alanganin yung kanyang pwesto. Hop, nakita ni Kurt. Ay, spider sense para kay Kurt. Anako, krumipok. Oh no, left, right, ay, left, right. Oh, wow, 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 wow. Oh, kalma lang, kalma, 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 kalma. Calculated. Calculated, calculated. Oh. Grabe umamba si Kurt DC, eh, no? Nung nakita niya, ano agad eh, paana agad. Pero ito ah, alam nilang nasa baba yung lapu-lapu. Aray, yan Omega lang. Rito, trying to get the Lord dito, Manjin. Risky to, Kuya Rob, ah. Risky, risky. Risky, Lord. Yung lapu-lapu dumadating na, nako. Si Kuya Heat, getting the vision that they want. And now, Yele is still defending. Buhay pa pala ang tori ng Omega dito sa mid, kaya hindi makaangat ang Todak. Yele Hayes with the spiral strangling. Siku. Pero malaking bagay yan, ha, Manjin, ha? Yung outer turret sa gitna ng Omega Esports, ha? The best thing that it can ever happen yan, eh, indeed. Sa Omega. Hindi, I mean, yung positioning kasi niya, hindi mo basta-basta maiikutan yung mga marksman dito ng Omega, given yung tore na yan, nandyan pa. Correct. And even pagka nagka-anuhan sa Lord, hindi ka rin makakapag-back yung sa side na yan, eh. Oo, kaya importante talaga yan, guys. Meron nga kasabihan, di ba? Kumbaga sa basketball, the one who controls the rebound controls the game. Ay. Sa MLBB, the one who controls the mid-tower. Mid tower controls the game. Yes. Ganun na nangyayari dyan. Pero zone out potential dito, ha. Kumbaga, yung tatlong members dito ng Omega, sino-zone out yung Todak. Meanwhile, Haji, silently, kinukuha niya na yung Lord. Eto na. At hindi kaya, hindi makontest. Nako, sinay ko pala na. Bumalik ka buhay ni Kenji. Bumalik ka buhay ni Kenji. Inubos lahat sa minions. The spell map is real. Courtesy is zero as well. Ayun na nga. Lako, lumabas na. The Swallow's Bat. Here we go. Right click. Ano, normal hits pala. Para dito kay Courtesy. Meanwhile, Hajizy, ang dami ng easy. Grabe. Omega. Getting a kill for Maze. Now down, 40 seconds left. Omega, now waiting for the Lord to march down the mid. And they will go to the bot. Napalapit ata si Mundito. Eto na, KDA Machine. Nako, hindi inabangan yung damage dito. But can he survive though? That is of course the Mountain Shocker. Ubos ata dito ang buhay ni Siku. Siku still alive. But Courtesy is here. Nako, tumakbo ka na kuya Siku. In advance pa nga ni Courtesy. Grabe patay yung hangin mga kaibigan. But Courtesy with the Vegeta movements. With the ultimate naku. Killing spree. Nako po. Moon now falling low. Omega. So, this is it, Pansit. Napakasakit. Omega malakas sa umaga. The Lord is here. Wipeout. Omega. 2-0 na ba? Kaya na ba tapusin? Mukhang eto na! They will take this series against Todak sa first game ng MLBB M2 World Championships! Oh my! Easy 2-0!